Raquel, ano ba naman yung ginagawa mo? Ni hindi mo kilala ng lubusan ang pagkatao ng lalaking yan. Napayuko na lamang si Raquel. Nasasaktan siya sa sinasabi ng kanyang tatay. Tinanggap niya ang mga salita mula sa kanyang magulang. Sorry po, pero mahal ko po kasi si Nestor at magkakaroon na po kami ng anak. Naiiyak na sabi ni Raquel. Napailing ang kanyang ama. Magkakaroon kayo ng anak dahil sa kapabayaan mo. Napakarupok mo, Raquel. Binola ka lang ng kaunti. Bumigay ka na agad sa lintik na lalaking yan. Ilang buwan ka palang na nasa bundok at nagtuturo. Tapos ngayon, babalik kang buntis at kasamang lalaking yan. Umagos na naman ang mga luha ni Raquel. Teacher siya sa isang pampublikong paaralan. Nabigyan ng item para magturo sa mga bata sa bundok. Trabaho lamang naman talaga ang kanyang ipinunta roon at passion na makapagturo. Pero nakilala niya si Nestor. Nahulog ang damdamin niya sa lalaki at ngayon ay nabuntis na siya. Hindi rin naman kasi napigilan ni Raquel ang mahalin si Nestor. Napakabait nito at palagi ring nagdadala ng pagkain para sa kanya. Hatid sundo siya kapag tatawid sa ilog na may mabilis na agos ng tubig. Alam niya rin naman kung anong tinutumbok ng kanyang mga magulang. Galit ang mga ito dahil pinag-aral siya at halos igapang na. Ni wala pa siyang napupundar para sa kanyang sarili. Hindi pa siya nakakabawi sa lahat ng paghihirap ng mga ito sa kanya. At ngayon, uuwi siyang may kasamang lalaki na galing lamang sa mahirap na pamilya. Nabuntis pa siya nang hindi pa napapakasalan. Kaya naiintindihan niya kung saan nagmumula ang mga binabatong salita ng mga ito sa kanya. Hinawakan ni Nestor ang kanyang kamay. Pasensya na. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Hayaan mo na, Andres. Wala na tayong magagawa. Nandyan eh. Buntis ng anak natin. Magpasalamat ka na lang na pananagutan si Raquel. Napatingin siya sa kanyang ina. Alam niyang dismayado rin ito pero hindi katulad ng kanyang ama. Mas nauunawaan ito ang sitwasyon. Mas kalmado ito kumpara sa kanyang tatay. Pananagutan! Ano bang ipapakain ng lalaking yan sa mag-ina niya? Hanggang grade 3 nga lang ang tinapos. Ano, si Raquel ang magtataguyod sa pamilya niya? Naiinis pa rin na tanong ng kanyang ama. Sumagot na naman si Nestor. Kaya ko naman pong magtrabaho. Itataguyod ko naman po si Raquel at ang magiging anak namin. Mas lalong bumaha ang inis sa kanyang ama. Itataguyod? Anong ipapakain mo? Lupa? Baka naman kasi kaya binuntis mo yung si Raquel. Kasi alam mong teacher, may siguradong pera buwan-buwan at pensyonado pa pagtanda. Nanginig ang mga labi ni Raquel. Tatay, tama na naman po. Huwag niyo naman pong magsalita ng ganyan si Nestor. Umawat na rin ang kanyang ina. Andres, tama na. Baka ikaw pa ang sumama ang pakiramdam dahil dyan sa galit mo. Hayaan mo na. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Pinunasan ni Raquel ang kanyang mga luha. Hiyang-hiya siya sa kanyang ama. Pero wala na rin naman siyang magagawa. Tapos na rin naman ang pagtuturo niya sa bundok. Ayaw niya rin na doon magbuntis. Mahirap ang buhay at wala pang ospital. Gusto niya namang maging healthy habang dinadala ang kanyang anak. Nang gabing yon, sa bahay sila ng kanyang mga magulang natulog. Doon muna sila tutuloy. Wala rin naman nga kasi silang sariling bahay at lupa. Mag-iipon na lang siguro siya kapag natulungan niya na ang kanyang mga magulang. Kailangan niya rin kasing tumulong sa pagbabayad ng mga utang nila. Ginamit pa naman nila yon sa pag-aaral ni Raquel noon. Pasensya ka na talaga, Raquel. Sabi ni Nestor at basagang boses sa bigat ng kasalanan. Hindi ko naman ginusto na ilagay ka sa ganitong sitwasyon. Alam ko kung gaano ka nasasaktan dito. Ayokong ako ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga magulang mo. Kung pwede lang na ibalik ko lahat. Pero hindi ko naman kayang hindi kayo panindigan. Bahagyang ibinaling ni Raquel ang ulo para tingnan ang binata. Magkatabi na sila sa kama, sa kwarto niya, sa bahay nila. Parehong bakas ang pagod at stress sa kanilang mga mukha. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata ni Nestor. Nestor, napagdaanan na natin to. Tahimik niyang sabi. Naiintindihan kong nagigilty ka, pero nandito na to, kaya ipaglaban natin hanggang dulo. Huminga ng malalim si Nestor. Alam ko, pero hindi ko lang talaga mapigilan.
Nakikita ko ang pagkabigo sa mga mata mo kaya nakukonsensya ako. Alam kong dapat mas maging responsable ako. Tama naman ang tatay mo. Niwala ka pa sa kalagitnaan ng pangarap mo pero parang tinali na agad kita sa akin. Napabuntong hininga si Raquel. Alam niyang mababa ang tingin ni Nestor sa sarili nito. Mas lalo pang nararamdaman ng lalaki kapag pinapamukha ng kanyang mga magulang. Pero wala naman ang magagawa ang mga ito. Nagmamahalan sila ni Nestor. May buhay na rin siyang dinadala. Hindi niya pwedeng talikuran yon dahil ayaw lang ng kanyang mga magulang. Sinapo ni Raquel ang mukha nito. Nestor, hindi na natin maibabalik ang nangyari. Kailangan nating harapin to. Nagagalit at nadidismaya ang mga magulang ko dahil nakikita kanila bilang isang mahirap na tao na walang matatag na kinabukasan. Pero hindi naman importante sa akin yon. Ang mahalaga, mahal kita. Namula ang mukha ni Nestor. At sa totoo lang, hindi ko sila masisisi. Wala pa akong masyadong maibibigay sa ngayon. Maghahanap pa lang ako ng trabaho at wala pa akong malinaw na plano para sa hinaharap. Natatakot ako na hindi ko maibigay para sa iyo at sa ating anak ang mga inaasahan ng mga magulang mo. Inabot ni Raquel ang kamay nito at marahang pinisil. May trabaho naman ako. Magtutulungan naman tayo. Malaki ang inaasahan ng aking mga magulang at hindi sila madaling i-please. Pero hindi ko naman hahayaang palaging pakialaman nila ang desisyon sa pagsasama natin. Tumingin si Nestor sa kanya. Sana maibigay ko ang lahat ng nararapat para sa'yo. Sana maipakita ko sa mga magulang mo na kaya ko. Na kaya kong maging lalaki na kailangan mo. Wala namang kailangang patunayan sa kanya si Nestor. Ang kabaitan nito at pagiging mabuting tao, sapat na sa kanya. Ni hindi niya nga noon tinitingnan ang estado nito sa buhay. Bahagyang umiling si Raquel. Wala kang kailangang patunayan sa kanila ngayon, Nestor. Niyakap siya ng binata. Naging tahimik muli sa kanyang silid. Ang bigat ng kanilang sitwasyon ay naroroon pa rin. Subalit naniniwala si Raquel na matatanggap din ito ng mga magulang sa kalaunan. At kung hindi man mangyari, hindi niya pa rin iiwanan si Nestor. Sa mga lumipas na linggo, wala na rin namang nagawa ang mga ito kundi ang ipakasal sila. Simple lang ang kasal at may kaunting inuman. Napatingin siya sa sinuot niya kanina at mga larawang kinuha sa kasal nila. Ang ganda naman ng ngiti ko rito, mahinang saad ni Raquel. Si Nestor ay natutulog sa kanilang higaan. Pagod na pagod ito matapos ang kasal nila. Lumabas muna siya para magpahangin. Abala siya sa pagtanaw sa mga bituin sa langit nang makarinig siya ng kaluskos. Lumabas siya sa kahoy nilang gate. Sa may halamanan, nakita niya si William. Si William lang naman ang kanyang ex-boyfriend. Bago siya pumunta noon sa bundok para magturo, nagkahiwalay na sila. Kaya hindi niya maintindihan kung anong ginagawa nito roon. Halos sumubsob na ang binata sa may kanal. Namumula ang mukha nito, pasuray-suray pa ang lakad. Malakas ang amoy ng alak at namumula pa ang mga mata. William? Baka sa boses ni Raquel ang pagtataka at pag-alala. Anong ginagawa mo dito? Bahagya itong natisod habang papalapit sa kanya. Kinakailangan niya pang saluhin ito sa braso. Muntik na naman kasing mapasubsob sa kanal. Hindi ko kayang lumayo. Napakadaya mo. Halata ang kalasingan sa boses nito. Bakit ka nagpakasal sa ibang lalaki? Bakit umuwi ka rito na may ibang lalaki? Hindi ko matanggap, Raquel. Dapat ako yun. Umatras si Raquel at napailing. Ano bang klaseng tanong yan? Oo, nagpakasal na ako at hindi ko makita ang punto kung bakit ka pa nandito. Halata ang pagkadismaya sa mukha ni William. Bakit? Bakit mo siya pinakasalan? Saang lupalop mo ba nahanap ang lalaking yan? Mukhang mangmang at walang kwenta. Kumunot ang noon ni Raquel. Manahimik ka nga. Marinig ka ng mga kapitbahay. Umuwi ka na nga sa inyo. At huwag na huwag mo nang pagsasalitaan ng ganyan ang asawa ko, William. Tapos na tayo. Matagal na nating tinapos ang relasyon nating dalawa. Mas pinili mo ang mga ibang bansa kaysa sa akin at niloko mo ko. Kaya bakit babalik-balik ka ngayon? Sumuray-suray ito patungo at mas lalong lumapit sa kanya. Eh hindi ko sinasadyang saktan ka. Natukso lang ako. Namiss kita habang nasa abroad ako pero isang beses lang yun, Raquel. Hindi ko na inulit pa. Pero anong ginawa mo? Nagpalipat ka at nagturo ka sa bundok. Alam na alam mong susuyuin kita kaya umalis ka. Naghintay ako.
Subalit, umuwi kang may kasamang lalaki at buntis pa. Para akong mababaliw, Raquel. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Ang hirap-hirap mong patawarin. Umatras si Raquel. Ako pa talaga? Ikaw ang may kasalanan sa akin. Nilinaw ko na sa'yo na wala na tayo. Mahal kita nun, pero hindi naman ako magpapautong sa'yo. Alam mong ayokong niloloko ako, pero ginawa mo pa rin. Tapos na tayo bago ko pa nakilala si Nestor. At least, sa kanya, alam kong hindi niya ako lolokohin. Mapaklang tumawa si William. Pero, ilang buwan ka palang sa bundok na yon at ngayon kasal ka na? Ginayuma ka yata niyan. Naghintay ako sa'yo, Raquel. Dahan-dahang umiling si Raquel. Hindi ko sinabing maghintay ka. Tumigil ka na. Hindi magandang tingnan at baka ano pang isipin ng asawa ko na pumunta ka dito ng ganito. Nakamove on na ako sa nangyari sa ating dalawa noon. May future na ako kasama si Nestor. Kaya pakiusap, huwag mo na ulit gagawin to. Pumasok siyang muli at iniwan doon si William. Hindi niya inaasahan yon. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hanggang niyang hindi na ito manggugulo pa. Sa mga lumipas na buwan, kahit buntis, nagturo pa rin siya sa school malapit sa kanila. At nang manganak siya sa kanyang panganay, nagtrabaho siya kaagad. Naiwan naman si Nestor sa bahay para alagaan ang kanilang baby. Nahihiya naman siyang ipaalaga pa sa kanyang mga magulang ang anak nila ni Nestor. Bukod doon, sa bayan pa makakahanap ng trabaho ang asawa niya. Kaya malayo rin at parang lugi rin kung maliit lang ang sahod. Kahit naman walang trabaho si Nestor, masipag naman ito. Nakikita niyang nakikisama talaga ito sa kanyang mga magulang. Kahit minsan, sinasamaan ng kanyang ama ng ugali, hindi pa rin natitinag ang kanyang asawa. Raquel, kalma lang. Ako nang magluluto ng almusal natin. Sabi ng kanyang asawa at nagmamadali na rin bumangon. Kumuha agad siya ng tuwalya. Hindi tumunog yung alarm. Late na ako. Sayang yung bawas sa sahod ko. Nagmamadali siyang naligo at nagbihis. Nang matapos mag-asikaso, kinuha niya agad ang mga gamit niya. Aba, hindi ka ba kakain? Tanong ng kanyang asawa. Sinuklay ni Raquel ang kanyang buhok. Anong oras na? Late na ako. Nanlambot ang mga mata ni Nestor. Tanghalian mo na lang ang hinanda ko. Sandali at babalutin ko na lang din ang almusal mo. Nasa kusina na si Nestor. Maayos nitong nilalagay sa bag ang mga pagkain niya. Nakaramdam ng guilt si Raquel. Almusal na nga lang ang tanging magagawa niya sa bahay pero dahil abala sa trabaho, hindi niya pa magawa. Tapos na! Nagmamadaling inabot ni Nestor ang bag sa kanya. May malamig na tubig dyan at mga rambutan. Nasa bag mo lahat. Napailing si Raquel sa pagkamangha. Nang bilis kumilos ng asawa ko, lumawak ang ngiti ni Nestor. Alam kong malilate ka. Anong oras ka na rin naman kasing natulog kagabi? Teka lang at itatawag kita ng tricycle para hindi ka na pumunta sa kanto. Lumabas na siya at sumakay sa tricycle. Ikaw nang bahala sa anak natin ha. Text ka na lang kung may gusto kang ipabili. Umiling naman si Nestor. Wala na. Sige, ingat kayo. Galingan mo sa trabaho. Napangiti si Raquel. Habang nasa biyahe, medyo mahirap man ang buhay, swerte pa rin siya sa kanyang asawa. Kaya hindi siya nagsisisi na ito ang kanyang pinakasalan. Hindi lang talaga makita ng ibang tao ang halaga ni Nestor. Oh, Mommy, para saan po ito? Gulat na tanong ni Raquel sa nanay ni Harold, isa sa kanyang mga estudyante. Labasan na ng mga bata. Ang iba, nasundo na ng mga magulang. Close siya sa ibang mga magulang ng kanyang estudyante dahil nakikisalamuha ang mga ito. Pero sa tuwing may nagbibigay talaga sa kanya ng kung ano-ano, parang ang hirap tanggapin. Sige na, Ma'am Raquel, tanggapin mo na. Pansit lang naman po ito na niluto ko. Pasasalamat ko na rin po kasi natututo po ang anak ko sa inyo. Nakangiting sabi sa kanya ng ginang. Tipid din siyang umiti at tinanggap na lang ang bigay nito. Salamat po dito, pero kahit naman po hindi na kayo magbigay, responsibilidad ko po bilang guro ang turuan ng anak ninyo. Tumango naman ito. Hindi, Ma'am Raquel. Magaling ka talagang magturo. Walang estudyanteng lumalampas sa iyong hindi natututo. Akala ko yung si Harold hindi na makakabasa. Grade 3 na, hindi pa rin marunong. Pero nang ikaw ang maging teacher, ang bilis ng magbasa. Napangiti na lamang si Raquel. Masaya siyang may natutunan sa kanya ang mga bata. Prinsipyo niya kasi yon. Hindi siya papayag na walang aalis sa kanyang estudyante na walang natututunan.
ganoon siya ka-passionate magturo. Kaya mas inilagay siya sa lower grade dahil mas epektibo ang kanyang pagtuturo. Mas maganda siyang pundasyon para sa mga batang hindi natututukan ng mga magulang sa bahay. Iba talaga tong galing ni Ma'am Raquel. Natuturuan ko rin naman ang mga bata ng maayos pero iba talaga kapag si Ma'am Raquel na. Saad ng kanyang co-teacher. Ang daming pumupuring magulang dyan. Sumang-ayo naman ang isa pa na grade 4 teacher. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya nga kapag nagpunta sa akin ng mga estudyante niya noong mga nakaraang taon, hindi na ako nahihirapan. Mabilis mag-pick up. Parang hindi niya lang tinuturuan, pinapalabas niyang angking talino ng mga bata. Salamat, nakangiting sabi ni Raquel. Pero tama na yan, nahihiya na ako. Saka hindi rin naman din sa akin ang credit. Basta magsikap ang bata, talagang matututo. Alam niyo naman sila, kulang sa focus at puro laro ang nasa isip. Huminga siya ng malalim. Masaya siya sa mga papuring natatanggap mula sa mga katrabaho at mga magulang ng kanyang mga estudyante. Pero kung anong ganda ng karera niya sa pagtuturo, magiging simula na rin pala ng unti-unting pagkakaroon ng problema sa kanyang sariling pamilya. Alam ko na to ay isang pagkakamali. Wala kang kwentang lalaki. Hinahayaan mong magtrabaho ang anak ko. Habang ikaw, ano, puro pasarap dito sa bahay. Dumadagundong ang boses ng kanyang ama. Mabilis na pumasok si Raquel sa loob ng kanilang bahay. Namutla siya nang makita ang kanyang ama. May hawak na itak at gusto nang ihambalos kay Nestor. Tay, ano pong ginagawa niyo? Natatarantang sigaw ni Raquel at mabilis na nilapitan ang kanyang asawa. Nadudurog ang kanyang puso. Hindi niya yun gustong mangyari. Halos 2 taon na silang kasal, pero ganoon pa rin ang asal ng kanyang ama kay Nestor. Parang kahit anong gawing mabuti ng kanyang asawa, hindi pa rin ito nakikita. Lumalabas ang galit ng kanyang ama, lalo na kapag lasing ito. Andres, maghunos dili ka! Lasing ka! Ibaba mo yung itak mo kung ayaw mong magsisi ka kinabukasan! Awat ng kanyang ina. Dinuro ng kanyang ama si Nestor. Lintik na lalaking to! Nagpapalaki lang ng bayag dito sa pamamahay natin. Ni hindi mo lang tulungan si Raquel. Hoy, hindi porke teacher ang anak ko, gagatasan mo ng gagatasan. Kalalaki mong tao, babae ang pinagbubuhay mo sa pamilya ninyo. Anong klase ka? Tatay, tumigil na po kayo. Sinusubukan niyang kumalma. Pakiusap po, bitiwan niyo na po yan. Makulit ang kanyang ama kapag nalalasing. Pero hindi ito umabot sa ganoong sitwasyon. Nang mga sandaling yun niya lang nakita ang kanyang ama na galit na galit. Bahagya itong umindayog sa labis na kalasingan. Pabayaan mo lang hiyang yan. Hindi mo ba nakikita, Raquel? Wala siyang kwenta. Wala siyang hinaharap. Walang katatagan. Itinapon mo ang buhay mo sa lalaking to. Huminga ng malalim si Raquel at dahan-dahang inagawang itak. Binitiwan naman ito yon. Kalmado talaga ito kapag sila lang. Nang pinalabas niya muna si Nestor, nadudurog ang kanyang puso para sa asawa. Pero kung hindi niya gagawin yon, hindi naman kakalma ang kanyang ama. Tiningnan niyang mabuti ang tatay niya. Napag-usapan na po natin to, tay. Kasal na po kami ni Nestor ngayon. Ito na po ang desisyon namin. May anak na nga po kami. Kailangan niyo pong tanggapin yon. Nababalot ng galit ang mukha ng kanyang ama. Tanggapin? Paano ko matatanggap kung hinihila ka niyan pababa? Nagsusumikap kami ng nanay mo para mabigyan ka ng magandang buhay. At ngayon, sinayang mo lang dahil sa lalaking yan. Napakabata mo pa, marami ka pang maabot. Ayos lang na mag-asawa ka pero sa ganyang klaseng lalaki, hindi ako manghuhula pero marunong akong bumasa ng tao. At yung asawa mo, alam kong kalaunan walang gagawing maganda. Namumuo ang mga luha ni Raquel. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin para matanggap ng mga ito si Nestor. Gustong-gusto niyang maging maayos lahat, pero parang imposible. Mabuti sana kung si William ang pinakasalan mo. Tingnan mo kung nasan. Nasa ibang bansa na. Malaki na ang naiipon at nakapagpagawa na ng bahay. Eh ikaw, anong napundar mo? Wala pa. Ikaw pa ang nakatapos niyan sa pag-aaral, pero ikaw ang nagdadala diyan sa asawa mo. Masyado mabigat sa buhay. Hindi ko siya gusto simula pa lang. Patuloy pa ng kanyang ama. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Raquel. Siguradong narinig yun ni Nestor sa labas.
Alam niyang masakit para sa asawa niya na marinig na may ibang gusto ang kanyang mga magulang para sa kanya. Halos magsumamo na si Raquel. Tatay, pakiusap po, lasing na po kayo. Magpahinga na lang po kayo sa kwarto niyo ni nanay. Pinagtulungan nila ng kanyang ina na dalhin ang tatay niya sa loob. Pero hindi pa rin talaga ito matigil-tigil. Hindi mo maiintindihan, anak. Gusto ko lang kung anong pinakamabuti para sa'yo. Anak ka namin ang nanay mo at mahal na mahal ka namin. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin kaya mahalaga sa amin na nasa maayos ka mapunta. Ayokong nakikita kang nasasaktan. Sabi pa ng kanyang ama. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Raquel. Alam niya namang mahal lang siya ng kanyang mga magulang. Pero gusto niyang intindihin din ng mga ito ang kanyang desisyon. Maya-maya pa ay nakatulog na rin naman ang tatay niya. Nakita niyang tulog na rin ang kanyang anak. Si Nestor naman, tumambay muna sa kubo ng kapitbahay. Mamaya niya nalang pupuntahan ang kanyang asawa. Ano po bang nangyari? Bakit po ba bigla nalang nagwala si tatay? Tanong ni Raquel sa kanyang ina. Huminga ito ng malalim. Eh nakita kasi ng tatay mo, lumusot sa balkonahe ang anak mo, nahulog sa lupa. Mababa pero may sugat sa tuhod. Nanlaki ang mga mata ni Raquel. Ano po? Agad niyang pinuntahan ang kanyang anak. May sugat nga ito sa tuhod. Pero mukhang nagamot na naman. Hinaplos niya ang buhok ng bata bago inayos ang kumot nito. Pumunta siya sa pintuan kung nasaan ang kanyang ina. Tiningnan siya nito ng mabuti. Kaya galit na galit yung tatay mo. Malas pang naabutang lasing. Alam naman nga natin na si Nestor ang naiiwan dito para mag-alaga sa anak ninyo. Hindi pa nabantayan ng maayos. Alam mo naman yung si Andres, mahal na mahal ang apo. Ayaw na nasasaktan. Kumunot ang noon ni Raquel. Eh, nasaan po ba si Nestor? Nayayamot namang nagsalita ang kanyang ina. Eh, nasa sabungan kanina, nanonood doon. Iniwan dito si Chelsea. Alam ko naman na may pagkakamali rin yung tatay mo, pero mali rin naman ang ginawa ng asawa mo. Alam namang abala ako sa tindahan, kaya pagsabihan mo rin para hindi na laging napag-iinitan ni Andres. Huminga siya ng malalim. Kakausapin niya na lang siguro ang kanyang asawa sa ibang araw tungkol doon. Palilipasin niya muna. Alam ni Raquel na sumusobra ang kanyang ama sa mga salita nito. Kaya batid niya kung nasasaktan si Nestor. Pasensya ka na sa mga sinabi ng tatay ko, saad ni Raquel. Napabuntong hininga si Nestor. Pagod na ako sa kakaintindi sa kanya. Hindi na magbabago ang tingin sa akin ng ama mo. Nakakainsulto ang sinabi niya. Nasabihin niya gusto niya ng ibang lalaki ang pakasalan mo. Masakit para sa akin yun, Raquel. Napakagatlabi siya. Hindi niya na rin alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang maging maayos ang lahat pero kada subok niya, hindi pa rin umayon sa gusto niya ang takbo ng mga sitwasyon sa kanyang buhay. Ayoko na rito, Raquel. Hinding-hindi tayo aayos kasamang mga magulang mo. Sabi sa kanya ni Nestor. Tumango naman siya. Sige, gagawa ko ng paraan. Kaunting tiis na lang. Bubukod na tayo, ah. Ayoko na rin naman ng gulo. Matagal at mas pinag-igihan ni Raquel ang pagtatrabaho. Habang lumilipas din ang mga taon, nadagdagan pa ng tatlo ang kanyang mga anak. Kaya sa halip na makapag-ipon, sa pamilya niya na lang talaga na pupunta ang kanyang kinikita. Pero ang pangako niya kay Nestor na bumukod, ginawa niya pa rin. Nag-loan siya para makabili ng bahay at lupa. Kahit kaunti na lang ang matira sa sahod niya, basta mailayo niya lang ang kanyang asawa sa bahay ng kanyang mga magulang. Subalit ang desisyon na yon, mas lalo lang palang magdadala ng gulo sa buhay ni Raquel. Oh, nasaan ang tatay ninyo? Bakit ang kalat dito? Tanong ni Raquel sa kanyang mga anak. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pagod matapos ang mahabang araw ng pagtuturo. Nakaupo lang ang kanyang mga anak sa sofa at nanonood ng TV. Yon ang bumungad sa kanya. Mama, gutom na po kami, sabi ng panganay niyang anak. Kumunot naman ang kanyang noo. Anong gutom? Eh, hindi pa ba kayo pinapakain ng tatay ninyo? Inilapag niya ang kanyang bag at sapatos. Dumiretso siya sa kusina, umaasang may makakain na. Pero wala siyang nadatnan kahit isa sa kanyang mga inaasahan. Wala man lang siyang nakitang pagkain. Kahit kaldero, wala pang sinaing. Bakit wala pang luto doon? Anong oras na?
Ibig sabihin, hindi pa kayo kumakain? Tanong ni Raquel, medyo naiinis na. Hinihintay po namin si tatay, sagot ng panganay niya. Sinabi niya po na uuwi siya para sa hapunan pero wala pa po siya. Napabuntong hininga si Raquel, nakaramdam ng pagkadismaya. Nasaan siya kung ganon? Gabi na, halika muna dito Chelsea. Malaki ka na naman kaya tuturuan kitang magsaing. Para kung wala kami ng papa mo, marunong ka at ulam na lang ang problema. Tumango naman ang kanyang anak. Pero habang tinuturuan niya ang bata, hindi niya maiwasang matulala. Iniisip ni Raquel ang kanyang asawa. Habang tumatagal ang pagsasama nila, mas lalong nagiging pangit ang pag-uugali nito. Mas madalas na itong nagiging tamad. Minsan, uuwi si Raquel mula sa trabaho. Siya pa ang ibang mag-aasikaso sa maliliit nilang anak. Simula nang bumukod sila, parang mas naging mahirap kay Raquel ang lahat. Daig niya pa ang walang partner sa buhay dahil sa ginagawa ni Nestor. Chelsea, hindi pa talaga sinabi ng tatay ninyo kung saan siya pumunta? Tanong niya pa sa kanyang anak. Bago pa makasagot ang bata, may kumatok na sa kanyang bukas na pinto. Nakita niya si Annalisa at may dalang plato. Kapitbahay niya ito at kaibigan na rin. Madalas, napapakiusapan niyang bantayan ang kanyang mga anak kapag naglalaro sa labas. Hi, Ma'am Raquel! Nakangiting bati nito. May dala kong ulam, masarap to, sugpo, dala ng asawa ko galing sa probinsya nila. Kahit papaano, napangiti naman siya. Maraming salamat dito, nag-abala ka pa talaga. Tumango naman ito at napatingin sa paligid. Ngayon lang kayo magsasaing? Anong oras na? Ngayon pa lang kayo kakain? Huminga ng malalim si Raquel. Oo nga eh, gutom na nga itong mga bata. Nakita mo ba si Nestor? Teka lang, nakita ko siya kanina eh. Nakita ko si Nestor sa kabilang kanto, sa bahay ni Badong. Nagtutong eats, sabi ni Annalisa. Kanina pa siya nandun kasi nagpagiling ako ng mani. Akala ko naman umuwi na. Lalong nadismaya si Raquel. Salamat sa pagpapaalam sa akin. Hindi ko alam na nandoon siya. Hindi man lang ako tinex. Nang matapos makapagluto at makakain ng mga bata, umalis na si Raquel. Susunduin niya ang kanyang asawa na mukhang wala nang balak umuwi. Nang makalabas si Raquel, ang malamig na hangin ang bumungad sa kanya. At doon ay nakita niyang asawa niya na abala sa harap ng lamesa at mga baraha. Marahan siyang lumapit kay Nestor. Nestor! Tawag niya sa kanyang asawa. Raquel! Sabi nito at awkward na tumayo. Anong ginagawa mo dito? Umuwi na tayo, mag-usap tayo sa bahay. Marahang sabi ni Raquel. Hanggat kaya niya, sinisikap niyang maging malumanay. Hindi niya gustong magsisigaw doon, teacher siya at may iniingatang imahe. Bukod doon, hindi siya ganoon klase ng babae. Ano bang ginagawa mo doon? Bakit mo pa ako sinundo? Tanong sa kanya nito. Iyan din ang tanong ko sa'yo, sabi ni Raquel. Gabi na at hindi pa kumakain ng mga bata. Akala ko ikaw nang bahala sa kanila. Napahila mo si Nestor sa mukha na halatang nahihiya. Nawala sa isip ko ang oras. Hindi ko sinasadya. Hindi Nestor, putol ni Raquel sa kanyang asawa. Hindi mo basta-basta pwedeng kalimutan ang oras. Lalo't may naghihintay sa iyong mga bata. Ano ka ba naman? Nangako ka sa akin na tutulong ka sa bahay. Ako ang nagtatrabaho ng mahabang oras sa school at ikaw dapat ang nag-aalaga sa mga bata. Pagod na nga ako. Tapos, uuwi ako, gutom na yung mga bata. Makalat ang bahay at wala pang lutong pagkain. Tapos alam mo nagbabayad tayo para sa loan. Kaltas na sa sahod ko. Anong gagawin mo sa tira? Ipagtotong its mo pa? Tumigas ang mukha ni Nestor. Sinusubukan ko lang maglibang Raquel. Kailangan ko rin naman ng pahinga. Naningkit ang mga mata ni Raquel. Pahinga? Wala ka nang ginagawa. Gusto mo pang magpahinga? Pinababayaan mo nga mga responsibilidad mo. Inaako ko ang pasanin na itaguyod ang ating pamilya. Habang ikaw, ano, narito at nag-aaksayan ng pera. Bumaha ang galit sa mukha ni Nestor. Hindi mo maintindihan kung anong nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y nabilanggo ako sa bahay sa lahat ng oras. May kailangan ako para sa sarili ko. Umiling si Raquel at namumuo ang luha sa pagkadismaya. Eh anong tingin mo sa akin? Ako dapat ang mas makaramdam niyan. May potensyal ako pero hindi ko magamit. Baon na baon ako sa utang dahil sa'yo. Dahil sa pamilyang to.
Kaya anong karapatan mong magreklamo kung wala ka namang ginagawa? Pagod na ako at stress ako at kailangan kong nandyan ka para sa pamilya natin. Kailangan kong maging responsable ka. Hindi na ikaw yung dating Nestor na pinakasalan ko. Sa mga nakalipas na taon, napakarami ang nagbago kay Raquel. Simula nang bumukod sila sa kanyang mga magulang, nabaon na sila sa utang. Marami ring gastusin, lalo na tumalaki na rin ang kanilang mga anak. Hindi na rin siya inaasikaso ng kanyang asawa katulad noon. Ni hindi niya na nga makilala ang kanyang sarili. Sobrang payat niya na. Inaasar siya ng co-teachers niya dahil sa kanyang itsura. Halata na ang kanyang pagod at stress sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Bumagsak ang mga balikat ni Nestor at napabuntong hininga. Alam ko, Raquel. Pasensya na. Uuwi ako talaga ng mga bata. Pipigilan ko na to. Pangako. Huminga ng malalim si Raquel para pakalmahin ang sarili. Sana gawin mo yan, dahil kung magpapatuloy to, hindi ko na talaga alam ang magagawa ko sa'yo, Nestor. Habang naglalakad sila pa uwi, nakaramdam si Raquel ng matinding pagod. Gayunpaman, umaasa siyang magiging maayos pa ang kanilang relasyon. Hinahangad niyang bumalik ang Nestor na dati niyang minahal. Dahil kahit mahirap, basta maayos si Nestor, kakayanin ni Raquel ang lahat. Pero kapag sunod-sunod na talaga ang problema, hindi na talaga niya kinakaya. Minsan pa'y nadadala niya ang lahat ng frustration sa trabaho. Pati mga estudyante, nadadamay sa init ng kanyang ulo. Joshua Tolentino! Mas matalas ang boses ni Raquel sa bata. Pakiusap, tumigil ka na sa kakadaldal. Sino bang kadaldalan mo dyan? Gusto niyo bang lumabas ng klase ko? Nagkaklase tayo ngayon at nagtuturo sa harap ninyo pero mga wala kayong galang. Bahagya namang nag-angat ng tingin si Joshua mula sa armchair nito. Kitang-kita niya na sa ibang bagay ang atensyon ng bata. Hinayaan niya na lang muna pero nagpatuloy ulit ang batang lalaki. Nadagdagan ang pagkadismaya ni Raquel. Joshua, ito nang huling babala mo ha? Sabi ni Raquel at inis na ang boses. Kung patuloy mong aabalahin ang klase ko, kailangan kitang ipadala sa principal's office. Bahagyang inirap ni Joshua ang mga mata. Isang kilos na nagpasiklab sa galit ni Raquel. Ramdam niyang pagtaas ng init sa kanyang pisngi. Hindi lang yon tungkol kay Joshua. Galit na nga siya sa kanyang asawa. May isang bata pang magpapainit ng kanyang ulo. Frustrated na siya at sa kasamaang palad, si Joshua ang naging saksakan ng lahat ng kanyang naipong pagkadismaya. Nagpatuloy ang klase, pero patuloy pa rin si Joshua. Madalas itong wala sa upuan, tumatabi sa ibang mga kaklase at nag-iingay. Palagi nang ang absent, hindi pa nakikinig. Kapag gumagawa ng excuse letter, alam niya naman kung ano-ano lang ang dahilan na nakalagay doon. Kaya kahit alam niyang sinisikap ni Joshua na magpasa ng requirements, binagsak niya pa rin ito. Masyadong personal ang kanyang dahilan pero nawala na siya ng pakialam. Simula nang maging sunod-sunod ang problema niya, hindi niya na rin makita ang passion sa pagtuturo. Sa kanya na lang inaayos kapag may observation. Ma'am Raquel, tagalinlangan na tawag ni Joshua. Pwede ko po ba kayong makausap tungkol sa grades ko? Huminga ng malalim sa Raquel para pakalmahin ang sarili. Ano naman Joshua? Ganyan kayo di ba? Absent ng absent tapos kapag mababa ang grades magtataka. Magpasa ka man ang requirements mo kung hindi ka naman pumapasok. Sa tingin mo ba makakapasa ka? Napayuko si Joshua. Alam ko pong hindi ako magaling na estudyante pero sinusubukan ko naman po. Hindi ko lang po alam na ganito pala kalala. Kahit pasang-awa lang po, Ma'am Raquel, kailangan ko lang po talagang makagraduate. 12 taong gulang na ito pero grade 3 pa din. Pabalik-balik din kasi sa pag-aaral. Minsan ngayon naisip niya na itong i-recommenda sa ALS pero hindi niya pa nakakausap. Lagi rin naman kasing absent. Bukod doon, ililipat siya sa ALS program kaya magiging estudyante niya na naman ito kapag nagkataon. Napailing si Raquel. Makinig ka Joshua, kailangan mo pang mag-effort. Kung gusto mong mapabuti ang mga marka mo, kailangan mong maging mas active sa klase at itigil yung pag-aabala sa iba. Pumapasok ka nga, wala rin naman sa focus ang utak mo. Huminga ng malalim si Joshua. Kaya lang naman po, hindi ako nakikinig. Kasi hindi ko po maintindihan yung lesson kapag may kinalaman sa nakaraang lessons. Hindi po ako makasabay, Ma'am Raquel. Napairap siya. Hindi ka talaga makakasabay kasi lagi kang ang absent. Sa tingin mo ba may mararating ka sa buhay mo? Wala, Joshua. Attitude mo palang sa klase ko, halatang hanggang dyan ka na lang. Kahit anong pagmamakaawa nito,
hindi niya pinalitan ang grades ng bata. Pinanood ni Raquel na umalis si Joshua. Nakaramdam siya ng matinding guilt. Alam niya na ang pag-uugali ni Joshua ay bahagyang salamin ng kanyang sariling mga pagkabigo. Pinahintulutan niya ang kanyang mga personal na issue na makaapekto sa kanyang profesional na trabaho. Batid niyang hindi makatarungan kay Joshua o sa iba pang mga estudyante, pero wala na rin naman siyang pakialam. May mga dapat pa siyang isipin. Ma'am Raquel! Tawag sa kanya ni Miriam. Araw ng sweldo at lalabas kami, pupunta kami sa restaurant dyan, yung bagong bukas. Halika, sumama ka sa amin. Pinilit niyang umiti at marahang umiling. Salamat sa pag-imbita sa akin, Miriam, pero talagang abala ko ngayong gabi. Kailangan kong umuwi ng maaga. Bahagyang napawi ang ngiti nito. Busy? Hapunan lang naman, Ma'am Raquel. Halika na, masaya yon. Stressful din ang week na to dahil sa program. Deserve naman nating itreat ang mga sarili natin. Nag-alinlangan si Raquel. Ang totoo, wala siyang extra na pera para sa gayong mga luho. Halos hindi na nga sapat ang kanyang sahod para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Malaki kasi ang kaltas ng niloan niya sa kanyang sahod. Ilang libo na lang ang natitira sa kanyang sweldo. Sa pamilya niya na lang talaga napupunta yon. Nakaabang pa palagi si Nestor sa tuwing sasahod siya. Kaya wala na talagang sapat na pera para sa pansarili niyang interes. Hindi ko talaga kayang makasama sa inyo. Marami akong gagawin ngayon sa bahay. Magsaya na lang kayo at ingat na rin. Malungkot na sabi ni Raquel. Bahagyang bumagsak ang mukha ni Miriam. Sige, naiintindihan namin. Siguro next time na lang, ma'am. Tagal ka na rin namin hindi nakakabanding. Malungkot siyang umuwi. Tamad na tamad siya. Malayo pang bahay nila pero hindi niya alam kung bakit pinili niyang maglakad. Gusto lang muna ni Raquel palipasin ang oras. Bakit ka naglalakad dyan? Tanong ng isang boses ng lalaki. Paglingon niya, isang sasakyan ang nasa gilid ng kalsada. Umawang ang kanyang bibig nang makita si William. Napaatras siya nang binaba nito ang bintana ng sasakyan. Nakauwi ka na pala, mahinang sabi ni Raquel. Tumaas naman ang kilay nito. Nasaan ang asawa mo? Bakit hindi kanya sinusundo? At malayo pang bahay mo dito ah. Umiwas siya ng tingin. Gusto ko lang maglakad. Sige, mauuna na ako. Binilisan na lang ni Raquel ang maglakad. Ayaw niyang may makakita sa kanila. Baka machismis pa silang dalawa. Batid pa naman ang mga tao na may nakaraan sila ni William. Hindi pa nakakatulong na wala pa rin itong asawa hanggang ngayon. Kinuha na muna ni Raquel ang kanyang sahod. Namili na rin ang mga kailangan nila sa bahay. Gusto niyang gawin yun bago umuwi. Para kung anong matira, yun na lang ang ibibigay niya sa kanyang asawa. Baka kasi ipang sugal at ipang inom lang nito ang matitirang pera. Habang bumibili ng kape, natigilan si Raquel nang makita ang isang bata malapit sa isang mini trucks. Kumunot ang kanyang noo nang makita si Joshua roon. Hindi ito pumasok sa kanyang klase kanina, kaya nagulat siyang makita ang estudyante sa palengke. Tatawagin niya sana, pero inilapag ng isang lalaki ang isang sako ng gulay sa balikat nito. Napasinghap siya. Muntik na itong bumagsak dahil sa bigat ng dala. Mabuti na lang at naibalik nito ang kontrol sa sarili. Maya-maya'y umalis na ang truck. Lumapit siya kay Joshua, napawis na pawis. Mahina niya itong tinawag. Joshua! Nanlaki ang mga mata ng bata. Ma'am Raquel, nagtatrabaho ka? Tanong niya rito. Pilit nitong inayos ang sarili kahit marumi ng damit. Opo, wala po kasi kaming kakainin at wala nang pambili ng gamot si nanay kung hindi po ako magtatrabaho. Tinignan niyang mabuti si Joshua. Bumaha ang awa sa kanyang dibdib. Kung anak niya siguro ito, baka hindi niya kayanin. Kahit papaano, malakas pa rin naman siyang magtrabaho para sa kanyang mga anak. Nakonsensya tuloy si Raquel. Palagi niya itong pinag-iinitan. Hindi rin naman kasi ito nakikinig sa kanya. Gayunpaman, ang pilitin itong pumasok kahit hirap na sa buhay, sapat na naman siguro para intindihin. Bakit hindi mo sinabi ang totoong dahilan mo? Bakit hindi mo sinabing nagtatrabaho ka? Naaawang tanong ni Raquel kay Joshua. Nahihiya po ako sa mga kaklase ko. Sorry po ah, kapag makulit po ako sa klase nyo, yun lang po kasi ang pagkakataon kong maglaro. Inosenteng sabi sa kanya nito. Pero wag po kayo mag-alala, Ma'am Raquel. Promise po, hindi na po ako magiging makulit sa klase nyo. Papasok na rin po ako bukas. May trabaho ka pa ba ngayon? Tanong ni Raquel sa bata.
Kahit bakas ang pagod, nakuha pa rin itong ngumiti. Wala na po, uwi na po ako. Magpapahinga lang po saglit, sobrang init po kasi. Halika, pakakainin kita at mamili tayo ng kaunting grocery para sa inyo ng nanay mo. Saad ni Raquel. Umiling naman agad si Joshua. Naku ma'am, wag na po. Maliit lang ang nakuha niyang sahod pero hindi naman sila kukulangin kung tutulungan niya si Joshua. Naaawa lang talaga siya rito. Nakokonsensya pa siya na napag-initan niya ito ng ulo sa mga nagdaang linggo. Pinilit niya pa ang bata kaya sumama na rin naman ito. Napangiti siya nang makita itong sobrang tuwang-tuwa. Nilibre niya lamang sa karinderi ang bata pero labis ng kagalakan ang nakita niya sa mukha nito. Kahit nang ipag-grocery ni Raquel, bawat kuha niya, ipinagpapasalamat nito. Tila pinaaalala sa kanya ni Joshua ang kahalagahan ng pagiging guro. Hindi lang siya isang guro kundi pangalawang magulang ng kanyang mga estudyante. Pakiramdam niya, bumalik ang sigla niya noong mga panahon na bago pa lamang siyang nagiging guro. Ma'am, bayad na po ang mga pinamili niyo, sabi sa kanya ng babae sa cashier. Kumunot ang kanyang noo at napatingin sa kanyang mga pinamili. Grocery niya yon para sa pamilya niya at para kay Joshua. Ha? Papanong bayad na? Nakatanggap po kayo ng coupon sa araw na to. Kayo po ang ika-7th customer ngayon na nag-avail po ng more than 1,000 pesos. 7th anniversary po ngayon ng grocery store kaya po kayo po ang napili. At may chance din po kayo na sumali ngayon sa Hakot Grocery Challenge within 3 minutes po. Paliwanag pa nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Raquel sa kanyang narinig. Maging si Joshua na nasa kanyang tabi, na-excite na rin. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at tinanggap yon. Go Ma'am Raquel! Tuwang-tuwa na cheer sa kanya ni Joshua. Tinanggal niya na ang kanyang heels para mabilis makatakbo. Nag-stretch pa lang siya ng katawan nang makita niya si William sa isang tabi. Nakapamulsa at nakangiti habang nakatitig sa kanya. Umiwas agad si Raquel ng tingin. Iniisip niya kung anong ginagawa ng kanyang ex-boyfriend doon. Kaya hindi na sila maayos kasi ibang makatingin si William sa kanya. Hindi pa nga niya nakakalimutan ang paglalasing at pagwawala nito pagkatapos ng kanyang kasal. Maya-maya'y nagsimula ng challenge. Kahit payat si Raquel, parang magic na nakuha niya ang mga sako ng bigas. Halos italsik niya na ang buong istante para makuha ang lahat ng delata. Natatawa na lang ang mga nanonood. Hindi siguro akalain ng mga ito ang isang teacher na katulad niya palaban sa mga ganoon. Nang matapos, naka-apat na cart siya at lahat ay puno. Naluluhang yumakap sa kanya si Joshua. Ma'am, ang galing niyo po! Sobrang galing niyo po! Napangiti siya at hinaplos ang buhok ng bata. Hati tayo sa napanalunan ko! Sa dami ng kanyang mga nakuha, sa van na sinakayon. Una munang inihatid si Joshua sa kanila. Ma'am, maraming salamat po talaga. Sobrang dami po nito. Naiiyak na sabi ng nanay ni Joshua at bahagyang naubo. Ngumiti naman siya. Wala po yon. Sinuwerte lang at hinatian ko lang po yung bata. Sana po makapasok po si Joshua bukas ha. Tumango naman ito. Oo, makakapasok ang anak ko. Pasensya na at ayaw ko rin naman palaging mag-absent ito eh. Pero hindi ko na kasi talaga kaya. Naiintindihan niya naman yon. Naaawa rin siya dahil walang ibang malapitan ang mag-ina. Gayunpaman, bilib siya sa pagmamahal ni Joshua para sa ginang. Kahit bata pa lang ito, pinili nitong magtrabaho para mabilhan ng pagkain at gamot ang sariling ina. Nang umuwi si Raquel, wala na naman ang kanyang asawa sa bahay nila. Pero nandoon ang kanyang mga anak. Tuwang-tuwa ang mga ito sa dala niya. Masyadong marami, kaya naisip niyang magtindahan. Maya-maya ay dumating na ang kanyang asawa. Dumiretso agad ito sa kusina at uminom ng tubig. Ano yan? Tanong ni Nestor sa kanya. Sumagot naman siya kaagad. Ah, napasama lang ako sa hakot challenge. Yan ang mga nahakot ko. Masyadong marami ano. Magtindahan tayo tapos ikaw ang magbantay. Para sana kahit yung pang-araw-araw na gastusin at baon ng mga bata dito na makuha. Basta ikaw nang bahala ha. Para may magawa ka rin naman dito sa bahay. Tumango naman si Nestor. Sige. May tiwala pa naman siya sa kanyang mister. Baka kapag may maliit silang negosyo, bahagyang umayos ang buhay nito. Mas pagkakaabalahan na nito ang tindahan kaysa ang mag-tong eats at uminom kung saan-saan. Ma'am Raquel, ang hirap po. Reklamo sa kanya ni Joshua at tinuruan niyang bumasa ng English. Mas lalo niya pang inilapit ang papel sa bata. Kaya mo yan. Kapag mabilis ka ng magbasa dito, sasabihin kong ilagay ka na sa ELS. Ilang taon ka na rin kasi. Para sa susunod na taon, high school ka na.
sinama niya si Joshua sa remedial class niya. Napagkasunduan nila, napilitin itong pumasok kahit 3 beses lang sa isang linggo para mas matutukan niya. Mas naiintindihan niya na kasi ang kanyang estudyante dahil nalaman niya na kung ano ang dahilan nito. Ma'am Raquel, bumabalik na ang sigla mo sa pagtuturo. Masaya ako para sa'yo, sabi sa kanya ni Miriam. Napangiti naman siya. Mahal ko naman talaga ang pagtuturo. Minsan lang talaga nilalaman ako ng mga problema ko sa bahay. Kaya napupuntang frustrations ko sa mga bata. Pero ngayon, napagtanto kong mali yun. Hindi ako ganito. Hindi ko gustong maging ganitong klase ng teacher. Napabuntong hininga si Miriam. Kung ako sa'yo, hiwalayin mo na yung si Nestor. Simula nang maging asawa mong lalaking yan, ang laki ng pinagbago mo. Sobrang payat mo na oh. Lagi ka pang stress. Pabigat lang naman ang Nestor na yun sa buhay mo. Napabuntong hininga si Raquel. Close niya si Miriam, kaya hinahayaan niya na lang na pagsalitaan nito si Nestor ng masama. Ganon din naman kasi ang tumatakbo sa kanyang utak. Pero hindi niya kayang iwan si Nestor. Marami pa siyang dahilan. Huminga ng malalim si Miriam. Raquel, ang tagal mong dinadalang pasanay na to. May asawa na ako. Pero hindi naman ganyan ang asawa ko. Tricycle driver yon pero hanggat maaari, ayaw na ayaw niyang magalawang sahod ko bilang teacher. Sinubukan lang ipagtanggol ni Raquel ang kanyang asawa. Hiling ko rin naman yan. Pero ano bang aasahan ko sa kanya kung hanggang grade 3 lang ang natapos niya? Tumaas naman ang isang kilay ng kanyang kaibigan. Ay, hindi dahilan yon. Ang dami kong kilala. Nor read, nor write, pero naging successful sa buhay. Tamad at maraming bisyo lang talaga yung asawa mo. Sa una magaling, maalalahanin at mabait. Pero nang tumagal, labas na rin ang sungay. Hindi ko alam kung bakit nagtsatsaga ka dyan. Umiling si Raquel. Hindi naman kasi ganun kasimple yon. Eh bakit hindi? Deserve mong maging masaya, no? Sobra-sobrang stress ang idinudulot ni Nestor sa'yo. Araw-araw kong nakikita sa'yo. Pumapasok ka palang sa umaga, pagod na pagod ka na agad. Iwan mo na at balikan si William. Mabuti pang lalaking yon, successful na sa buhay. Wala pang asawa. Mukhang patay na patay pa sa'yo. Sabi pa ng kanyang kaibigan. Nanlaki naman ang mga mata ni Raquel. Ano ka ba naman? Manahimik ka nga. Baka may makarinig pa sa'yo at iba pang isipin. Ex-boyfriend ko na si William. May asawa na rin ako't mga anak. Tigilan mo yan na. Tumawa lang naman si Miriam. Kinakabahan talaga siya kapag pinag-uusapan ito. Natatakot siya na baka mapagchismisan at kung ano pang makarating kay Nestor. Hindi rin naman niya kasi maintindihan kung bakit hindi pa nag-aasawa itong si William. Imposible namang dahil sa kanya yon. Niloko siya nito at hindi na siya babalik sa manloloko. Saka Miriam, hindi lang naman ito tungkol sa akin. May mga anak na kami. Napakabata pa nila. Kung iiwan ko si Nestor, sino mag-aalaga sa kanila habang nasa trabaho ako? Yung mga magulang ko kapag nakiusap ako, marami silang sasabihin. Pag-iinitan na naman si Nestor. Binalaan nila ako tungkol kay Nestor noon, lalo na si tatay, pero hindi ako nakinig. Kaya malaki rin talaga ang pagsisisi ni Raquel. Kung nakinig lang siguro siya sa kanyang ama, baka hindi naging ganoon ang buhay niya. Tama naman ang sinabi nito na walang maidudulot sa kanya na maganda si Nestor. Mas lalo lamang siyang babagsak kaysa umahon sa buhay dahil sa kanyang asawa. Lumambot ang ekspresyon ni Miriam. Raquel, hindi ka dapat mabuhay ng ganito. Habang bata ka pa, sulitin mong buhay mo. Pero gusto kong maniwala na pwedeng magbago ang mga bagay. Sabi ni Raquel at may kislap ng pag-asa. Malay mo, baka bumalik pa sa dati si Nestor. Kasi hindi naman talaga siya ganun. Marahang umiling si Miriam. Magbabago lang yan kung kikilos ka para baguhin ang buhay mo, Raquel. Napaisip siya sa mga sinabi ni Miriam sa kanya. Pero ano bang gagawin niyang pagbabago? Pagkatapos nun, saan ba siya pupulutin? Ano bang mangyayari sa kanilang mag-iina? Ginabi na siya pa uwi. Habang naglalakad, may nakasalubong si Raquel na dalaga. Marami itong bitbit na kung ano-ano, mukhang galing sa paninda nila. Nang makauwi, tinanong niya kay Nestor yon. Si Jonah yon, kasambahin ng mga Alcaraz dyan. Nangutang muna, binabayaran naman niya kapag sumasahod siya. Sabi ng kanyang asawa sa kanya. Tumango na lang siya. Basta, siguraduhin mong magbabayad ah, para naman makuha na rin yung puhunan. Baka mamaya malugi na tayo kakapautang mo dyan. Umiling naman si Nestor. Hindi yan, magbabayad naman yun.
Iniikot niya ang kanyang paningin sa buong bahay. Nasaan ang mga bata? Eh, kinuha ng mga magulang mo. Ipapasyal daw sa bayan. Sagot ng kanyang asawa. Bumuntong hininga na lang siya na wala sa isip niyang nagpaalam pala ang kanyang mga magulang sa kanya. Pagod na pagod siyang pumunta sa kwarto. Kaya lang, nang pumunta siya, gulo naman ang kama nila. Kumunot ang kanyang noo. Pagod na nga si Raquel sa trabaho, hindi pa magawang linisin ng kanyang asawa ang kwarto nila. Siya patuloy ang naglinis. Kaso, nang titiklupin niya na, naamoy niya ang pabango ng isang babae. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ngayon lang siya kinutuba ng ganoon. Pamilyar sa kanyang halimuyak na yon. Yun din kasi ang naamoy niya sa nakasalubong niyang dalaga kanina. Mabilis siyang lumabas at ibinato kay Nestor ang kumot. Sinong babae mo? Yung dalagang nakasalubong ko kanina? Yung Jonah? Magsabi ka sa akin! Tumayo si Nestor at ibinato pabalik sa mukha niya ang kumot. Ano bang sinasabi mo? May mabintang ka lang? Namuo ang galit sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kumot na nahulog sa sahig. Mas lalo niyang napatunayan kung gaano kabastos ang kanyang asawa. Lumapit siya at malakas itong sinampal. Tama si tatay! Wala kang kwenta! Anong sinabi mo? Malakas nitong sigaw. Pumunta siya sa loob ng kwarto. Kinuha niya lahat ng gamit ni Nestor at itinapon sa labas ng bahay. Inawat naman agad siya nito at hinila ang kanyang buhok. Maghiwalay na tayo! Umiiyak niyang sigaw at itinulak ito ng malakas. Ang tagal kong nagbulag-bulagan kasi umaasa ko magbabago ka na hindi ikaw yung lalaking nakilala ko noon. Pero sobrang bigat mo na. Pabigat ka, Nestor, sa buhay ko. Hirap na ako sa'yo. Tapos ngayon, mambababae ka pa? Sagad na ako sa'yo. Maghiwalay na tayo. Halata ang gigil at galit sa mukha ni Nestor. At ano, para magsama kayo ng William na yon, gusto mong makipaghiwalay dahil mas mayaman ang lalaking yon. Umawang ang kanyang bibig. Ano bang sinasabi mo? Ni walang kinalaman yung tao sa away natin tapos dinadamay mo? Huwag mong palabasin na parang ako ang masama. Ikaw naman ang mambababae. Huwag mo kong baliktarin. Nagpatuloy siya sa paglabas ng mga gamit ni Nestor. Mas maigi pang bumalik na ito sa bundok na pinanggalingan. Pero bago pa siya muling makapasok sa kwarto, malakas na siyang ibinalibag ni Nestor. Napatama ang kanyang noo sa dulo ng lamesa. Sinong may sabing makikipaghiwalay ka? Hindi ka makikipaghiwalay. Akin ang buhay mo, Raquel. Mariing sabi ni Nestor at tumama pa ang kamao nito sa kanyang sikmura. Napaubo siya. Hindi siya makapaniwalang kaya siyang saktan ng sariling asawa. Namumula ang mga mata nito at nakakatakot. Parang hindi na ito ang dating asawa na minahal at pinagkatiwalaan niya. Balot! Penoy! Balot! Malakas na tawag ng tindero sa labas. Tulong! Malakas na sigaw ni Raquel. Tulong! Madiing tinakpan ni Nestor ang kanyang bibig. Nagkumigla siya, pero wala siyang magawa sa lakas nito. Maya-maya pa ay bigla siya nitong binitiwan. May pumukpok pala sa likod ni Nestor. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Joshua. May dala itong basket. Mukhang ito ang nagtitinda kanina at narinig lang siya. Ma'am, tara na po! Malakas na tawag ni Joshua sa kanya. Lumapit siya rito pero bago pa sila makatakbo, nahila ni Nestor si Joshua at sinapak sa mukha. Napasigaw siya. Hindi niya pwedeng iwan ang kanyang estudyante. Malakas siyang sumigaw para marinig ng mga kapitbahay nila. Maya-maya may tumigil na tricycle sa harap ng bahay. Bumaba ang kanyang mga magulang kasama ang kanyang mga anak. Diyos ko po! Raquel, anong nangyari sa'yo? Tanong ng kanyang ina. Pumasok naman agad ang tatay niya at kinuha ang nakita nitong itak sa loob ng tindahan. Nestor, walang hiya ka. Bitiwan mo yung bata. Anong ginawa mo sa anak ko? Malakas at galit na sigaw ng kanyang ama. Kinuha niya agad ang bata. May pasang kaliwang mata nito. Hindi niya napigilang umiyak. Nadamay pa ito dahil sa kanya. Mas tapuruhan pa ng kanyang asawa. Joshua, pasensya na. Pupunta tayo sa ospital. Sorry at nadamay ka pa. Nanginginig ang boses na sabi ni Raquel. Umiling naman ito. Ayos lang po, ma'am. Niyakap niya si Joshua at ang kanyang mga anak na umiiyak. Galit na galit ang kanyang ama at nadaplisan ng itak sa braso si Nestor. Kung hindi pa napigilan ng mga kapitbahay, baka kung ano nang nagawa ng kanyang ama sa kanyang asawa. Hindi na maintindihan ni Raquel ang nangyayari,
Basta pagkatapos ng gabing yon, dinimanda niya si Nestor na bilanggo ang asawa niya. Hinding-hindi niya ito mapapatawad sa ibinigay nitong trauma sa kanya, pati na rin sa mga bata. Doon niya rin nalaman na nalulung na pala ito sa kahihit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya palang lakas ng loob nitong saktan siya, ibang bisyo na pala ang pinagkakaabalahan. Naging maayos na ulit ang buhay ni Raquel nang mawala si Nestor. Unti-unti siyang bumangon, tinulungan din siya ng kanyang mga magulang na alagaan ang kanyang mga anak. Joshua, alam kong mahirap para sa'yo pero huwag kang mag-alala. Binilin ka sa akin ng nanay mo, kukupkupin kita, ituturing kita na parang tunay kong anak. Niyakap niya ang batang lalaki. Katatapos lang ng libing ng nanay ni Joshua. Walang ibang kasamang magluksa ang bata kung hindi siya. Apat na ang anak niya at hindi naman masama kung mag-aampun siya ng isa pa. Malaki rin ang utang na loob niya kay Joshua. Marami itong bagay na ipinamulat sa buhay niya. Ma'am Raquel, yung manliligaw mo nandiyan na. Nakakakilig. Ang tanda na natin pero ang haba pa rin ang buhok mo. Tukso sa kanya ni Miriam. Inasar pa siya ng isang co-teacher niya. Tingnan mo naman, sobrang blooming ni Ma'am Raquel oh. Ang sexy at ang ganda na ulit. Hindi na rin naman kasi siya masyadong problemado. Natapos na ang pagbabayad niya sa kanyang mga utang at may mga naiipon na rin siya. Hindi rin siya stress sa pag-aalaga ng kanyang mga anak dahil mababait naman ang mga ito. Mas bumalik na rin ang dating sigla niya sa pagtuturo. Mahina naman siyang tumawa. Tinanggap niya ang mga bulaklak na dala ni William para sa kanya. Simula nang maging maayos ang kanyang buhay, muling nagpakita si William ng motibo sa kanya. Kaya mas lalong napatunayan na may damdamin pa nga sa kanya ang lalaki. Kaya hindi pa ito nag-aasawa. Ang dami naman pwedeng ligawan, William. Bakit ako pa? Maraming single dyan at mga wala pang anak. Nahihiyang sabi ni Raquel. Ngumiti naman si William. Bakit hindi ikaw? Ikaw lang naman ang babaeng minahal ko. Kahit hindi sigurado, naghintay pa rin ako. At magiging masaya ako kung tatayo rin ako bilang ama ng mga anak mo. Napakahirap tumanggi. Lalo na pati mga anak at magulang niya, sinuyo din ni William. Kaya kahit may kaunting takot, tinanggap niya muli sa kanyang buhay si William. Madali rin namang na-process ang annulment nila ni Nestor dahil sa kaso nito. Nang ikasal sila ni William, binigyan siya nito ng magarbong kasal. Kaya pakiramdam niya, espesyal talaga siya para dito. Hinampas ni Raquel si William sa braso. Ikaw palang may-ari nitong grocery store. Ngayon ko lang nalaman. So ibig sabihin, sinadya mo yung kunwari na nalo ako sa coupon na. Nahihiya namang yumakap sa kanya si William. Yun lang ang paraan ko para tumulong nang hindi mo nalalaman na mahal pa rin kita. Natawa na lamang si Raquel. Siguro sila talaga ni William para sa isa't isa. Sinubok lang sila ng mga pangyayari. Pero ngayon, nakabalik na sila sa piling ng isa't isa. Happy graduation, anak! Sobrang proud kami sa'yo, Joshua! Nakangiting sabi ni Raquel kay Joshua. Napangiti naman ang binata. Salamat po, Mama at Papa. Mama, huwag kang mag-alala. Gagalingan ko po sa LET para maging teacher ako katulad ninyo. Napangiti siya. Tuluyan na nga nilang inampon si Joshua. Tinuring nila na parang anak ang binata. Naging kuya rin naman ito sa kanyang tunay na mga anak. Basta, nang dumating sina William at Joshua sa kanyang buhay, mas naramdaman niya ang tunay na halaga ng pamilya. Iba-iba man ang pinanggalingan, natagpuan pa rin nilang mahalin ang bawat isa. At yon ang biyaya ng Diyos na labis na ipinagpapasalamat ni Raquel sa kanyang buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag pumili tayo ng kapareha, pumili tayo ng taong lalago kasama natin, hindi ang taong hahadlang sa mga kaya pa nating gawin. Tandaan din sana natin na kapag nasasaktan tayo, isipin natin na may kanya-kanya tayong laban sa buhay. Hindi dahilan ng sakit na nararamdaman natin para saktan ang ibang tao. Kaya matuto tayong rumespeto. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.